Tina Blanang, National Union of People's Lawyers, si Solicitor General Jose Calida, nang sabihin itong hindi na sila ang abogado ng dalawang AITA na nakakulong dahil sa anti-terror law. Hindi rin daw totoong pinilit nilang papirmahin ang mga katutubo para maghain ng petisyong laban sa kontrobersyal na batas. Nasa frontline ng balitang yan si Patricia Mangune. Sa pagpapatuloy ng oral arguments tungkol sa anti-terror law kahapon, mismong si Chief Justice Diosdado Peralta na ang nag-anunsyo na ibinasura nila ang petisyon ng dalawang nakakulong na AITA na lumahok sa mga petitioner na gustong ipawalang bisa ang batas. Petition for intervention filed by the would-be interveners has been unanimously denied by us this morning. So is there still a need for you to read all of those documents because we have already denied the petition for intervention? Now, if you want to push through with what you want to manifest to us, you want to move to us this afternoon, I believe that you put that in writing. Hindi na idinetalya ni Peralta ang dahilan, pero ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, ibinasura ang petition for intervention dahil may mga kaso nang hinaharap sa trial court ang dalawang AITA na sina Japper Gurong at Junior Santos. Nakakulong ngayon ang dalawa sa Zambales dahil sa patong-patong na kaso, kabilang na ang terorismo sa ilalim ng anti-terror law. Ginawa ni Chief Justice Peralta ang announcement matapos ipresenta ni Solicitor General Jose Calida ang kanyang oral manifestation. Ayon sa kanya, iniuurong na raw ng mga AITA ang kanilang petition for intervention. Your Honors, there is a super winning event after the conclusion of the oral arguments. Last February 2, 2021. Ayaw po naming pirmahan ang mga dokumento referring to the petition in intervention. Napilitan na rin kaming pumirma. Binigyan po kami ng 1,000 at hatiin daw po namin. Aming inuurong ang petition in intervention na aming napirmahan sa kadahilan ng hindi bukal sa aming puso at kapasyahan ang pagpirma. Sinabi rin ni Calida na ang Public Attorney's Office na at ang National Commission for Indigenous Peoples ang mga abogado ng mga AITA sa kanilang petisyon at sa mga kasong hinaharap nila. Ang National Union of People's Lawyers o NUPL ang orihinal na councils ng dalawa. Sa kanilang petition for intervention, gusto nilang maibasura ang ATL dahil makakaapekto raw ang desisyon ng Korte Suprema rito sa kanilang trial para sa terorismo. Pinasinungalingan ng NUPL Central Luzon ang alegasyon ni Calida. Anila, sila pa rin ang mga abogado ng mga AITA, pero inamin ng NUPL na may mga naging tangka na raw ang PAO na kumbinsihin ang dalawang AITA na bitawan sila bilang kanilang abogado. Pero hindi pa nasasabi ng NUPL kung muli na nilang nakausap ang mga kliyenteng AITA. Until na kami ang Council on Record, may move sila na kuhanin yung representation ng mga AITA. Pero after na kami yung Council on Record, actually tomorrow may hearing kami at may process kami na namin yung first witness ng prosecution. Hindi rin daw totoo na pinilit nilang papirmahin ang kanilang mga kliyente para maghain ng petisyon kontra sa ATL. Hindi totoo yung sinasabing pinuwersa sila o pinuwersa sila para mag-sign. Dahil properly documented yun, may video, mayroong mga pictures na voluntary na sinayin nila yung petisyon. Nakaharap yung abogado. Wala pang sagot ang PAO at ang NCIP dito. Sa kanilang petition for intervention, sinabi ng mga AITA na sila ay tinaniman ng mga armas at subversibong dokumento ng mga militar. Tinorture rin daw sila ng mga sundalo para umaming sila ay miyembro ng New People's Army. Pero para sa AFP, ang pagbasura ng korte sa kanilang petisyon ay patunay na walang pag-aabusong ginawa ang mga sundalo. Tama si General Parlade na walang nangyayaring torture among the AITA sa Zambales. Yun yung ibig ko sabihin. Tama si General Parlade na walang sinabi niya, walang nangyaring abuses. Nagbabalita mula sa frontline, Patricia Mangune, News 5.